Hello, what's up mga Kerf? Welcome back to my YouTube channel. So, nagbabalik tayo ngayon dito sa Taurus Bike Shop para sa panibagong video. Ayan. So, sa video ito mga Kerf, nakikita nyo naman, nasa harapan natin, syempre, ang isa sa pinapangarap ng mga bikers na kagaya ko, ang Shimano Diore M6100 or the 12-speed group set. Ayan, semi group set mga Kerf. Ayan. Sasabihin ko sa inyo mamaya kung bakit ko tinawag na semi group set. Ayan. So bago ko magsimula mga Kerf, gusto ko lang magpakilala sa mga bago lang sa aking YouTube channel. Ako nga pala si Archery, gumagawa ng bike check videos, bike unboxing na bike parts and bike related video. So kung hindi ka pa nakapag-subscribe, syempre pindutin lang ang subscribe button para updated kayo sa mga panibago nating upload videos sa YouTube. Ayan, so sa mga hindi ko na-upload sa YouTube, meron din tayo na Facebook mga Kerf, syempre Archery din. So please do like and share my videos. Ayan, so kung okay na mga Kerf, syempre simulan natin ang unboxing nitong napakagandang Shimano Diore M6100. Ayan, so ang nasa harapan natin mga Kerf, syempre ang ating front chain wheel, ang ating shifter, ang ating cogs, lever, ang ating RD, ang ating rotor, at ang ating kadena, and last but not the least, ang ating bottom bracket. So, hindi sinabi ko sa inyo kanina ng mga Kerf sa simula ng video na semi-group set ito kasi wala siyang kasamang hubs. Yan. So, yun ang kulang niya mga Kerf para sa akin para maging complete siya. Yan. Bakit ko nasabing semi-complete mga Kerf? Unang-una, kasi meron tayo ditong rotor na dalawa. Ang rotor natin mga Kerf is center lock. So kung ang rotor mo is, ang hubs mo is ginagamitan mo ng 6 volt. So hindi mo siya magagamit dito sa iyong rotor na Shimano Diore 6100. So atin at buksan ito para mapakita ko sa inyo. Siyempre, pagbukas mo nung ating box, makikita mo, siyempre, yung ating rotor, yan, na 160mm. And ito yung sinasabi ko sa inyo kanina mga Kerf, na center lock. Ayan. So, ito yung pinaka-lock niya sa ating hubs. Naglalock ng rotor sa ating hubs. Hindi siya yung kagaya sa ibang rotor na 6 volt. So, kailangan mo magpalit ng hubs kung ikaw ay naka 6 volt pa lang. Yan. So, dalawa yung makukuha mo yan. Ang information na may bigay ko sa inyo mga Kerf is this is 160mm and 1.5mm ang thickness niya. So, yung kapal ng pinaka-bakal ng ating rotor. So, para siyang floating rotor kasi may rivet siya na 6 na piraso. Yan. So, nakalagay naman dito mga Kerf is China Tiki. So, siguro made in China to. And, syempre, may nakalagay na sticker na orange. So, ito yung signature na sticker ng Shimano. Yun ang napakaganda mga Kerf. And, napansin ko rito, marami siyang butas. So, sa malamang sa malamang, mas magang ito compare sa ibang rotor kasi may mga butas dito sa pinaka kakapitan ng ating brake pad. Ayan o, kita nyo. O, di ba? So, ang ganda. So, yan ang ating number one parts dito sa ating unboxing ng Shimano Diore. Okay, pagkatapos natin mga Kerf sa ating rotor, punta ngayon tayo dito sa ating BB. Buti pa ang ating bike, may BB. Yung nagbabike, wala. Pagbukas natin mga Kerf, makikita tayo dito ayan, mga spacer. So, meron tayong 1, 2, 3, 4 na spacer na iba-iba yung sizes. Nakadepende na lang yan kung anong frame ang gamit mo. So, kabisado yan, syempre, ng ating mga mekaniko. Pero kung kabisado mo, pwedeng ikaw na yung magkabit. Pero ako, papakabit ko na lang. Yan, di ba? And pagbukas natin, makikita natin itong BB and manual. Yan. So, again, lahat naman ito is may manual. Basahin muna bago ikabit para sigurado tayong tama ang ating ginagawa. Okay, let's go. Ayun, ang ganda. So, yung finish niya mga Kerf is matte color na matte silver. Ayan. So, makikita ninyo may grease pa siya. May grasa-grasa pa. So, ito yung trademark ni Shimano. Yung kulay green yung kanyang grasa.
And may makikita kayong orange doon sa may thread niya. Kung hindi ako nagkakamali, yung orange na yan, mga ka-herb, is thread lock. Para hindi lumuwag itong pinaka-bibi natin. And yung pinaka-gitna natin is plastic yan. Kaya itong kulay black na nasa labas, cover lang ito ng ating sealed bearing. So, di ba? Ang ganda, mga ka-herb. Oh. Ang sunod natin, mga ka-herb, syempre yung kadena. Kaya magsisimula tayo sa maliit na box. So, nakalagay dito sa ating mga ka-herb is Shimano chain. 6100, 12 speed, 126 link, and may kasama siyang quick link. Yan. So, pwede sa e-bike, pwede sa XC. Ang alam ko mga ka-herb, itong 12 speed na to is pwede rin dito sa 11 speed. So, pagbukas natin, syempre, naka-plastic pa yung kadena. Kaya yan naka-plastic, kasi may grasa-grasa pa yan, may langis pa yan. So, factory ang naglagay niya. And syempre, may kasama tayong quick link. Ayan. So, kung akong gagamit ng mga gagamitin ko itong quick link para mas mabilis natin mabaklas yung ating kadena kung sakaling lilinisin natin. Ngayon, kung gusto mo i-recta, nasa sa'yo na yun. Siyempre, naka-plastic pa yan. Ang ganda. So, napakanipis niya mga herb. At sunod natin mga herb, siyempre, dito tayo sa Shimano Rear Derailleur or the Shimano Liore RDM 6100-SG6. So, buksan natin. So, pagbukas natin mga herb, again, may makikita tayong manual dyan. Asan yung manual? Ayan. So, ito yung manual. And ito ang ating pinaka-RD. Okay? So, buksan natin. Pakita natin. Ayan, naka-plastic pa yan. Pero, pwede naman natin labas yan. Ayan. So, makikita natin dito yung pulley niya mga herb. Ang laki ng pulley niya. Ayan, made from plastic. And bushing type pa yata ito mga ka-herb, hindi pa ito bearing. 12 teeth, binilang ko kanina ito. Ang laki talaga niya. So pag nagbabike check tayo dito, ang tinatawag ko dito, ano, huli! Yung pinaka dito niya, itong mahaba na ito, made from metal, bakal, tapos ito made from aluminum. And then syempre may makikita tayo dito yung brand na model na Shimano Diore 12 Speed. Then sa pinakalikod may makikita tayong Shimano RDM 6100. So medyo maliit lang 'yon. So may bandang likod natin makikita 'yon. Yan. So kaya nito ang 10 teeth to 51 teeth. 51 teeth yung pinaka malaki. So ang laki noon mga herb, 51. Kadalasan nakikita lang natin is 50 teeth. Yung finish naman niya mga herb is glossy black na may halong matte black. Ayan. Tapos yung tatak niya na Diore mga ka-herb is nagre-rainbow effect siya. So ang ganda nung pinaka-rainbow effect niya. Tapos yung high and low screw niya, bakal na. So ito, Allen wrench siya. Allen screw pala. Ang sunod natin mga ka-herb, dito tayo ngayon sa partner. Ayan, partner tayo. Left and right. The Shimano brake lever for left and right. So dalawa yung box niya. Kasi magkaiba yung left and right niya. So, bigay lang natin yung information ng left. So, yung left niya mga ka-herb is 1,000 millimeter. So, isang metro lang ang haba ng hydraulic hose niya. Then, bahala ka kung ilalagay mo sa left side ng handlebar or sa right side ng handlebar. Pero yung hose mga ka-herb, hindi siya pwedeng pagpalitin at the same time. Yung caliper niya, hindi rin pwedeng pagpalitin. Yun ang base sa pagkakalam ko. So, yung front ay para sa front, is yung back is para sa back. Pero yung pinaka-lever niya, mga ka-herb, yung nilalagay sa handlebar, alam ko pwedeng pagbalik na rin yun. Kasi ganun yung ginawa ko sa bike ko. Yung binaliktad ko siya. Dati kasi, yung kanan niya is panglikod. Ang ginawa ko, yung kanan ko is pangharap. Para kamukha ng orientation ng bike. Yan. So, pagbukas natin mga ka-herb ng ating box, ng ating brake lever, syempre makikita natin yung pinaka-brake lever niya. Yan, napakaganda. Ito yung isa sa pinaka-nagugustuhan ko na brake lever kasi naka two finger lang siya. At the same time, pwede mong i-adjust yung layo at lapit nito sa iyong handle grip. Yan. So, pagka-bili mo, meron yung parang ano rito sa pin. Para hindi mapindot itong lever, baka kasi sumirit yung ating hydraulic
oil o yung ating mineral oil. Siyempre may makikita ka diyang Shimano Diore na tatak. At dito yung tornilyo ng ating pinaglalagyan ng mineral oil. Ayan. At napansin ko dito mga ka-rep, yung kanyang clamp naka two joints. Ayan. Parang ano lang si ano, no? Two joints. Ayan. So mas madali mo siyang ikakabit kahit hindi mo natanggalin yung pinaka-handle grip mo. So yun ay sa pinsin at pinaka-the best. Napakahirap kasi magtanggal ng handle grip, lalo't pag matagal na siya. So ito ang kasama niyan. Ito yung 1,700 millimeter. Ito yung panglikod. Kasi mahaba yung hose niya. Ayan. So itong caliper niya, again, ganun pa rin. Glossy black na may tatak na Shimano Diore. Made in Malaysia ang ating caliper. Meron siyang sapin na naman. Ayan. So ito yung isang brake lever natin, 1,000 millimeter. So ito yung sinasabi ko sa inyo mga ka-rep. Ito is pang left lang talaga siya. Ayan, pang left. Okay, pang left lang siya. Again, meron na rin siyang sapin para hindi mapindot. Okay, clamp. Then, ito yung hose niya, mamaya. Pansinin nyo, talagang maiksi siya. Kasi 1,000 millimeter lang siya or 1 meter. Yan. At ito yung kanyang caliper. Yan. Diba? So, kung ano yung itsura ng caliper sa right, ganun din sa left. So, pinagkaiba lang, haba lang talaga ng hose. At the same time, pagbukas mo nung box, may makikita ka ditong plastic. Parehas yan mga rep. Dalawa yan. Itong tornilyo, itong kulay gold, at itong pinapasok sa pinaka-hose. Yung fitting daw itawag dito, fitting. At ito cover ng ating lever para dito sa ating hose. Ayan. So, yan lang yung pinakalaman ng ating Shimano brake lever. So, yung box. Again, magkahiwalay si left and right. Nasa sayo na yon kung anong orientation ang gagamitin mo. Kung left ba is harap or left ba is pang likod. Nasa sayo yan. Okay? So, punta ngayon tayo sa susunod na pyesa ng ating Shimano Diore 6100. Dito tayo sa shifting lever. So, ang laki ng ating box. Pero pag binuksan mo mga curve, lever lang ang laman yan. Ah, di ba? So, ito yung pinaka-lever niya. Yan. So, ang ganda ng clamp. Una ko napansin dito mga curve, yung clamp niya is palagay ko pwedeng tanggalin sa pinaka-shifter kasi nakatornilyo siya. Oh. Yan. Tapos may nakatatak din tayo ng Shimano Diore. Again, matte black ang finish nito. At nagre-rainbow effect yung tatak ng Shimano Diore. At may nakalagay na 12 speed. At kung mapapansin nyo mga curve, yung wire niya, ayan yung wire niya, medyo kulay blue siya na parang silver. Hindi ko ma-disting. Hindi ko maano yung kulay niya. Ito na lang mga curve. Yan. So ito yung kulay kasi ng Shimano wire. And pagbukas mo pa rin, nasa ilalim, may makikita kang shifting cable. Yan. So pansin ko, ibang-iba talaga siya sa ibang shifting cable. At meron siyang plastic na kasama. Yung pinaka-takip niya sa pinaka-dulo. Ayan, meron siyang kasama. Okay. And yung pinaka-lock ng ating shifting cable sa pinaka-dulo para hindi mag-himulmul. Nag-ihimulmul kasi minsan yan eh. Ayan. At ang pinagusto ko dito mga curve sa shifter, basta Shimano, is nasa sayo na kung push-pull ang gagamitin mo. Push, pull, push, pull, push, pull. Pwede rin naman gawin mo push, 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 push. So, nasa sayo na yun. And makikita tayo dito mga ka-rep sa ating shifter na made in Japan. So, we're down to 2. So, dun tayo sa maliit pa rin. Mamaya na yung pinakamalaki. Ang Shimano cassette or Shimano cassette sprocket. Yan. Shimano CS6100 12 speed. 10 ang pinakamaliit. 51 ang pinakamalaki. So, Hyperglide Micro Spline. And ito yung isa sa napakaganda mga kasi naka 51 teeth na siya. Ang laki nito. Diba? Lamang ka ng isang teeth at yung pinakamaliit mo is 10 teeth. So, lamang ka pa rin ng isang teeth. So, mas mabilis at mas magaang ito. Yan. So, buksan natin mga Herb.
ang laki nito, di ba? Oh, uy, ang laki. And syempre may manual siya. So yun lang yung laman ng ating box. So tanggalin natin dito sa pinagkakabitan niya. Ingat lang. Uy, ang ganda mga herb. Meron siyang starfish. Ayan. And meron siyang pinakalak dito. Ayan. Kunin natin. Alauna. Alas dos. Yun. Oh, di ba? Okay. Ang una ko napansin dito mga herb, yung pagka-finish niya is matte silver. Ayan. At the same time, ang napansin ko talaga mga herb, butas-butas yung sprocket. Okay, isa ito sa dahilan kung bakit gumaang ang ating sprocket. So meron ako sa bahay mga herb 11 speed, ang bigat talaga nun. Kasi buo yung sprocket niya. Ito is butas-butas, tingnan nyo naman oh. Okay, at the same time na-aribit siya. So ang daling maglinis na ito mga herb, kasi hindi kagaya ng ibang sprocket na hanggang loob merong metal part. Ito kasi butas-butas na siya. So nakapagpagaang, nakabawas timbang. Okay. So ayun ang ating makikita natin. So pag kabili ninyo, meron kayang kasama na lock tapos yung plastic. Ito. So yan yung nag para hindi siya mag hiwaiwalay. So ito yung nagsisibi na parang hubs niya para hindi siya mag hiwa-hiwalay. So ayun lang yung pinakalaman ng ating box para sa ating sprocket. Siyempre, meron niyang pinaka-lock ito at yung pinaka-block nito. So, hindi na natin tatanggalin yan. Yan. So, lock nakalagay dyan. O, di ba? 10 teeth ang pinaka-maliit at 51 teeth ang pinaka-malaki. Okay. And last but not the least, mga herb, siyempre, ang pinaka-malaki natin ang ating Shimano front chain wheel. M6100-1. So, buksan natin. Unlocking ito. Ooh. Makikita natin dyan ang ating left ba ito? Left. Yung left crank arm niya. Wow! Ang ganda ng kulay niya mga herb. Ooh. Glossy black na may parang matte black na sticker. Siyempre, may tatak na ni Diore na nagre-rainbow effect. Ooh, ang ganda oh. 170mm ang haba nito mga herb. May from nakalagay sa likod is Malaysia. 170. Made from aluminum alloy. Ganda oh. Oo, iba talaga ang itsura. Yeah, halo siya ng matte black. Matte black yung likod. Glossy black yung harap. So yan yung left. Then syempre magbubukas pa rin tayo. Laki. May makikita tayo dyan. Manual. Saka itong lock nito. Ito yung lock ng kabilang crank arm. Yan. Plastic pa. Liit. Yan. Sabi sa akin may mga sizes to eh. Siyempre, ito yung pinaka crankset natin. Ayan. Yung ating right side. Ayan. Naka-center lock din ito mga herb. Nasa likuran yung pinaka-lock niya. Yung ating pinaka-chain ring. Pero napapansin ko mga herb, meron siyang anim na bolt dito. Ayan. So, palagi ko, pwede rin palitan itong pinaka-chain ring lang. Itong outer part lang ng chain ring yung papalitan ninyo. Okay. So, yung crank arm niya, ganun pa rin ang nakikita natin. Black, matte black pa rin yung likod na merong parang kanal. So, makakapagpagaang din to, bawas timbang din to. So, may kanal siya. So, yung nawalang metal part dito, mababawas sa timbang. Okay? So, Diore pa rin na may tatak na Diore na rainbow effect. So, napakaganda. Iba talaga. Pag Shimano parts. So ayun mga herb ang ating unboxing, syempre, ng ating Shimano Diore M6100. Yan, so kung naghahanap pa kayo ng ibang parts mga herb, ito nakita nyo, nasa likuran na natin, oh, napakaraming Shimano parts dito. Ito yung pinakamaraming nakita ko na naka-display na Shimano parts. Yan, so magkano nga ba ito mga herb? Yan, nagkakalaga ito ng 20,000 pesos. So lahat ng pinakita ko dito mga herb, kasama dun sa package na 20,000. Siyempre, dito yan sa Taurus Bike Shop. Yan. So, ilalagay ko sa description mga herb yung kanilang contact number, Facebook link, pati na rin yung Google Map para kung sakaling gusto nyong sumadya dito at personal nyong pick-upin. And then, siyempre, nag-ship din sila. Yan, contactin nyo lang sila through Facebook. And tumatanggap sila rito ng home credit para sa mga kumuha, gustong kumuha ng ulugang parts. Yan, pwede silang parts, pwede mountain bike.
So, pwedeng-pwede mo nang makuha to ng hulugan. At syempre, tumatanggap din sila ng cash. Ayan. So, hanggang dito na lang mga Herb. Maraming salamat sa panonood. Kita-kita tayo sa susunod na video. Antabayanan niyo yung susunod na video mga Herb. Eto. Ayan. Alamin natin mga price ng ating Shimano parts dito sa likod. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Kita-kita tayo sa susunod na video. Paalam. Bye-bye.